Hey, what's up mga kakote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernews when learning is the name of the game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay babasahin natin ang mga saknong 1,399 hanggang saknong 1,538 na may pamagat na ang hinihintay na kasal at ang mahiwagang panauhin ng kwento ng Ibong Adarna. Prinsipe ay humayon na sa palasyo ay mangyari pa nang dumating anong siglat kaharian ay nagsaya. Ang lahat na ay nagdumugang sumalubong kay Don Juan, ama't inang nabuhayan yakap na sa bunsong mahal. Maging ang mga kapatid na malayo yaong dibdib, pakikita'y di man nais nagsaya at lumapit. Lalo itong si Leonor ang 7 taong nagdurusa nang marinig yaong sintay hinimatay na sa asaya. Labas na sa kanyang silid katauhay nagtatalik ang pagdating ng pag-ibig, paglaya sa madlang sakit. Lumapit na kay Don Juan at umupong kaagapay, nalimot ang kahiyan sa harap ng kapulungan. Ang ginawang iyon niya hindi kagaspangan anya, pusong uhaw sa pagsinta ang hiyay nalilimot na. Si Leonor ay may matwid, gawin yaon kahit pangit, anong ngat ang kanyang dibdib ibibigay sa di-ibig? 7 taong nagbabata, maligtasan lamang niya ang masaklap na pagsinta ni Don Pedrong Palamara. At ngayong ang hinihintay narito na ay bakit naman iibigin pang tumagal ang kimkim na kahirapan? Ang noon na nagpahayag na ang luhay nalalaglag, mahal na hari patawad sa gawa kong hindi dapat. Dinggin po ng kamahalan yaring munti kong hinakdal, kung mali o may katwiran hatol nyo'y igagalang. Pagkat naririto na nga ang sa puso ko po'y mutya, panata kong di siniray tapos na po alipala. Hiningi sa kamahalan 7 taong pagbabanal, pag-iwas po na makasal sa hindi ko minamahal. Ngayon ko'y pagtatapat sa inyo po at sa lahat ang sa puso ko'y may hawak, si Don Juan inyong anak. Dito ako pakakasal pagkat isang kataksilan hanggang langit isisigaw, ang sumpa ko'y talikuran. Si Don Wat Dili iba ang sa akin ay kumuha sa balon ng Palamara ay anak mo pong dalawa. Hanggang dito haring mahal, yaring akin pong hinakdal, di ko ibig na masala ang iba pang mga subyang. Hari sa kanyang narinig, matagal ding di umimik. Ang hiwagay iniisip, natuptop ang kanyang dibdib. 10 mga kamahalang nakarinig sa hinakdal ay pawang nangatigilan sa gayong kababalaghan. Nangapa ko ang paningin sa dalawang mga taksil, hindi nila kalaing kapwa pala mayroong hilim. Kapwa hindi humuhuma, halata ang hiya nila. Noon lalong nakilalang may katwiran si Leonora. Nagpahayag itong hari matapos na mapaglimi, Leonora sa iliyong hingi, walang tutol yaring budhi. Sino man nga sa dalawa ang piliin pakasal ka, ikaw naman ay umasang manugang din mahal kita. Pag-iisang dibdib ninyo'y gagawin sa linggong ito, ganito ang pasyakot ng matapos na ang gulo. Samantalang naghihintay ako sana'y pagtapatan ang pinutol na hinakdal may malaking kahulugan. Isang bagay na dapat kong liwanagin kung totoo, akong haring ama ninyo, sama-sama ay ayoko. Anak ko man ay suwail, ang marapat ay takwil, kasamaang pausbungin sa bayan ay pagtataksil. Tunay nga po haring mahal, Leonor ang katugunan, ngunit ako'y pairugan, pagkaraos na ng kasal. Ano pangat naayos din ang sa pusong suliranin. Kasayahang nangulimlim, nagpatuloy ng magningning. Sa palasyo ay anong saya, lahat doon ay masigla. Tiwala ng hari Trainang, ang ulap ay naparam na. Hindi nila nababatid na sanayo'y may ligalig. Ito'y apoy nasasapit sa palasyong nagtatalik. Natalo si Doña Maria sa tulong ng dunong niya, ang prinsipeng kanyang sinta nakalimot ng talaga. Ang pangakong babalikan ng araw ding magpaalam, inabot ng 3 araw pangako'y bulang natunaw. Natalos ding sa palasyo, kasayahan ay nagulo, nang maayos naman ito'y may kasalan na sa linggo. Ikakasal ay di iba't si Don Wat si Leonora. Ang higanti ay handa na't gagawin ni Doña Maria. Ang taksil ay magbabayad, kataksil ay mautas. Pag ang tao'y laging duwag, kakaning itik ang labas. Araw nga ng pagkakasal dumating ng hinihintay, sa prinsipe'y katuwa at sa prinsesa'y kapanglawan. Singsing niyang may mahikay hinilingan ni Doña Maria, isang sasakyang karosang walang kapantay sa ganda.
Saka isang kasuotang sa emperatris na tunay, dikit ay nakasisilaw sa madlang na sa kasalan. Lahat ng kanyang hiniling sa sandali ay dumating, pati ibang gagamitin ibinigay na ng singsing. Si Doña Maria ay nagbihis, gayak niyang emperatris, ganda na sa matang tititig, serafin man din sa langit. Sa karosa ay lumulan naliligid ng utusan, sanghay ay pagkakamalang buwan sa lupa ay dumalaw. Karosa at mga kabayong maghahatid sa palasyo, sa malayo kung tingnan mo'y yaong kay Venus de Milo. 12 kabataan ng kabayong nakasingkaw, tindig, ayos, laki, kulay, lahat ay iisang tunay. Mga kasamang kutsero, 6 namang bagong tao, sa hulihan naman nito ay may 6 na lakayo. Ang lakayo kung kasama ang tungkulin sa tuwina sa paglakad nitong reyna kabayo'y ayusin nila. Kutsero at maging kabayo ang utusan ng palasyo, kagayakan nyo'y ito, urit, tabas ay pareho. Pagsungaw sa kaharian nitong makikipagkasal, nakapunang harit bayan, paghangay walang kapantay. Kaya ani Don Fernando, emperatris sa Bantako, patutugtugin ang musiko at salubungin ang dadalo. Nakita ng kalahatan ng karosang gintong lantay kasunod ng mga abay walang hindi kamahalan. Pagtapat na sa palasyo'y sumigaw ang mga tao, emperatris pong totoo sa kasalan ay dadalo. Sa gayoy agad nag-atas ang harit rin ng Marilag na ang madlay tumalatag at humanda sa pagtanggap. Pinigil mo ng kasal sa dadaloy alang-alang, ugali ng kamahalang panauhi parangalan. Sa palasyo ay lalo ng nag-ibayo yaong sigla, lumuklok si Doña Maria ang katabi ng bunying reyna. Dito na nga nagsalaysay ang panauhing marangal na akit po yaring lagay na dumalo sa kasalan. Ngunit sa wimpalad yata't nahuli na yaring nasa, wari ako ang nilikhang laging bigo sa pithaya. Malaki pa namang mitiing sa ligaya ay makihatid, sa ngalan ng reyna at hari kakasalin ay mabuti. Samantalang binibigkas ang ganitong pangungusap, ang sa puso ay may sugat kay Don Juan na kamalas. Dapuat ito'y walang imik, nakangiti, walang titig. Noon niya na pag-isip, nalimot na ang pag-ibig. Wari hindi nakilala at anong labo ninyong mata. Titigan mat dilatan pa'y walang kibot bulag tila. O pagsintang nakalimot, nabasag na parang bubog. Salaminin mo ng taos, larawan mo'y di tumagos. Dito'y di na nakatiis si Doña Maria ang may hapis, di man kusay na samid nagtikom ng kanyang bibig. Sabay namang paliwanag ng haring kanyang kaharap, emperatris na Marilag, di pahuli iyang hangad. Itong kasal ay pinigil ng kayo'y matnanaw namin, kaya ngayon ay magturing kung may ibig na sabihin. Haring makapangyarihan, anang panauhin naman mahalaga yaring pakay sa pagdalo sa kasalan. Marapatin kaya baga ng bunying hari at reyna isang laro ipakita na handog ko sa kanila, isang larong pagkainam na bagay po sa kasalan, masaya't katuwaan na ngayon po'y ikakasal. Emperatris na Marilag, pakita ang palabas, hari nawang makaragdag sa kasayahan ng lahat. Sa gayon itong prinsesa sa upo ay umayos na, sa diamanteng singsing niya ay humingi ng kanyang pita, isang prasko na may tubig malaki at sakdal dikit, dito na may nakasilid 2 itang maliit. Mag-asawa itong ita kaya negrito at negrita, sa uling ay maitim pa't malalaki yaong mata, humingi rin ng musiko isang banday anong gulo, tumugtog na at dinig mo, wala namang mga tao. Negrita ay may suplinang, hawak na panghampas niya. Kung kumilos ay tila iba, isa siyang munting reyna. Sinimula ng palabas, ang musiko ay humudyat, ang negrita ay umindak, ang negrito ay lumibad. Tugtog ay walang lubay, sayaw na walang patlang, sa palasyo'y anong ingay, sa laki ng katuwaan. Tuwa't ganda ng palabas, lalo pa manding tumingkad, nang ihinto ang paglibad at dula na ang hihayag. Nagharap ang mga ita, mayabang ang kilos nila at sa madlang nakamata parang nagmamalaki pa. Ako ingay, sagutin mo, anang ita sa negrito, si Doña Maria ba'y sino't siya bagay naririto? Aywan ko ba aking poon, sagot nitong tinatanong, ni hindi ko matuturol kung saang bayan naroon. Ako'y walang kakilala ni isa man lang prinsesa, ni isa man bagang donya na laman ng alaala. Di yata ha, o Don Juan, ang ulit ng katanungan. Ang prinsesang iyong mahal, lubos mo nang nalimutan? Ano't iyong malilimot si Doña Maria mong irog? Di ba sumpa mong mataos ang magtaksil ay matapos?
Hindi mo naalala ang siya'y lagi mong kasama sa aliuman at sa dusa, kasalo mo sa tuwina. Gunitain mo, Don Juan, ang lahat ng kahirapan ni Doña Maria noong hirang nang dahil sa iyo lamang. Buhay niya ay tinaya 10 karangalan pa nga kung hindi siya sa kanyang gawa ang buhay mo ay nawala. Noong ikaw ay utusan ng hari niyang magulang, di ba ang prinsesang mahal ang sa hirap ay pumasan? Nang sa iyo'y ipatibag ang bundok na pagkataas, sino baga ang naghirap kundi ang prinsesang liyag? Sa magdamag na paggawa, ang trigo ay inatbunla, tumuboy namungang pawa at nagapas ng madla. Nang gabi ring yaon naman, nagiling ng madali at bago nagmadaling araw ay naluto ng tinapay. Kung limot mo ng talaga at sa gunita ay wala na, yaring hawak kong suplina ang magpapaalala. Ang negrito'y binigwasan ng matindi sa katawan, datapuwa ang nasaktay ang prinsipeng si Don Juan. Aruy ko po, yaong daing, sinong pumalo sa akin? Lumingap sa kanyang siping walang sino mang kapiling. Si Doña Maria'y nagsaysay. Ulitin ninyo ang sayaw, ang musiko'y magtugtugat ng makaaliw sa lumbay. Ang negrito at tigrita, sayaw ay lalong sumigla. Kung umindak at tumawa, nalulugod ang lahat na. Matapos ang isang ligid, ang prinsesa'y nagsulit, ang musiko'y itahimik at ang dula ang ipalit. Negrito rin ang nagbukas ng salita sa kausap. Sasariwain kong lahat kung limot mo na sa hagap. Ikaw yaong inutusan ni Haring Salermong Mahal, hulihin sa karagatan ang negritong pinawalan. 12 ang lahat ang negritong kanyang ingat. Ya, ngayon, sino ang naghirap ng hulihin na sa dagat? Hindi ba si Doña Maria at ikaw ay kasama pa? Ang prasko ay hawak niya at ikaw naman yaong dala. Si Doña Maria rin naman ang sa prasko ay naglagay at siya rin namang tunay ang sa hari ay nagbigay. Ang negrito ay sumagot, wala akong natatalos ni ng tinibag na bundok ni ng dagat na inarok. Sa gayoy, muling pinalo itong negritong palalo. Si Don Juan nakaupo sa sakit ay napatayo. Pinatugtog ang musikong himig himutok ng tao, nagsayaw na panibago ang negrita at negrito. May kalahati ring oras ang malungkot na paglibad, si Doña Maria ay nag-atas na dula na ang marapat. Yata at di mo kilala, huwag kang magbiro sana, sa iyo'y sinabi ko na kay Rami ng tanong mo pa. Kung gayon nga ay makinig, bubuhayin ko sa isip, taong hindi naiidlip, gisingin mo'y di mapilit. Kung limot mo'y sariwa pa sa akin ngang alaala, nang hinihiling ng monarka ang gumaway ang prinsesa. Yung bundok na mataas na ligid ng isang dagat sa monarkang paghangad sa may palasyo'y malipat. Sa tapat na durungawan, hinihiling niyang malagay upang kung may alinsangay, hangin doon ay makamtan. Kahilingan ay naganap pagkatapos ay hinangad, bundok ay muling mapatag, mapagitna na ang dagat. Hininging maging tanggulan, matibay na kaharian, may mga kanyon at kawal, sadyang handa sa digmaan. Bukod dito'y mayroon pang dapat mo ring maalala, yaong singsing ng monarkang nawala'y muling nakuha. Sa paghanap nitong singsing ng sa dagat ay sisirin, di ba si Doña Maria rin ang sa hirap ay napain? Ang singsing ng kanyang ama sa dagat kaya nakuha, ang katawan ng prinsesa'y tinadtad mong parang tapa. Mga lamang durug-durog ng sa dagat ay ihulog, naging isang isdang bilog at ang singsing ay napulot. Makalawa mong tadtarin bago nakita ang singsing, alam mo ang naging dahil, natulog ka ng mahimbing. Nang tadtaring pangalawa, napahamak ang prinsesa, dulo ng daliri niya ay tumilapot di nakita. Yaong ka ng hinduturo na natiling di nabuo at ngayon ang aking tuboy itakwil ng iyong puso. Gunitain mo rin naman ang kabayong walang galang nang sa iyo'y paturuan, bakit ka pa ba nabuhay? Diba ito ring prinsesa ang nagligtas sa lahat na ngayon ano at ganyan ka? May ganang magmalaki pa? Si Doña Maria ay nagtiis ng lahat ng madlang sakit, alang-alang sa pag-ibig sa iyo patay na dibdib. Nang ikaw ay bigyang pala ng haring tila naawa, kanino mo utang kaya ang natamong gantimpala? Di ba ikaw ay tinawag ng haring magdalang habag nang sa palasyo ay umakyat, ano ba ang kanyang atas? Di ba wika niyong hari, may laya ka ng mamili, nang biyayang hinihingi na sa puso'y itatangi? Pinapamili ka na nga
sa tatlong anak na mutya sa pagpili paano kayang natiyak ang gantimpala? Diba sa pinid na silid naroon ang tatlong dikit pagkat bawal ang sumilip diwa mo'y nag-ulik-ulik. Ngunit iyong nagunita ang daliring putol na nga kaya naman bigla-biglang natiyak mo yaong mutya. Natamo mo ang tagumpay ang hari iyong nalinlang. Ito'y kanino mo utang diba sa prinsesang mahal? Nang ikaw ay tanggapin ng sa palasyo na magtira ang lumuhog sa monarka, hindi ba si Doña Maria? Ano't kayo ay nagtanat iniwan ang kaharian sapagkat kanyang nalamang hari ibig kang mapatay? Nang kayo'y makaalis na at habulin ng monarka, sino nga ang unang-una sa kamatay ay sumugba? Pagkat ikaw'y minamahal ng prinsesang itinanan, nang kayo nga'y aabutan ama niya'y kinalaban, upang kayo'y maligtas sa parusang ilalapat daang dati aliwalas naging puok na madawag. Dawag na panay na tinik na bakal at matutulis, hari naghirap umalis, kayo na may tumalilis. Alam mong lahat na iyan? Wala akong nalalaman, negrito'y binalatayat, ang prinsipe ay nasaktan. Si Don Juan na pahindig nang naramdaman ng sakit, ang musiko'y nagparinig ng masayaring tinig. Sayaw ngayon ay matagal parang binibigyang puwang, napawi ang kainipan sa mahabang salitaan. Ang nagrito at nagrita sa sayaw na ito nila, kay lindit tumatawa ang madlay ginagayuma. Lilindi-linding katawan sa tugtog ibinabagay, kaya ba ang karamihan natutukso ring magsayaw? Kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga saknong na ating binasa, at ito ay ang mga saknong 1,399 hanggang saknong 1,538, ay comment lang ito sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa susunod na lecture video.